Kasi ginagamit na pong pretext yung nagaganap na marahas na pamamaslang sa pagdedeklara ng martial law. Magugulat na lang tayo, isang araw, ang buong Pilipinas na de facto martial law. Well, they are already setting the the stage for that, no? Narinig naman natin. Sa katunayan, ang buong Pilipinas ngayon ay nasa state of lawlessness, no? Because of the executive order number 70. Isang ano na lang 'yan, isang level ay pwede na nilang i-justify ang martial law, no? Yung asawa ko pinadapa po. Kami pinaupo lang yung mga babae. Pagkatapos noon, pinatayo siya, hinila siya sa likod ng bahay namin. Doon po, narinig na namin na tatlong putok po. Tapos yung isang polis po, naghanap na po ng sako para lalagyan po ng asawa ko. Yun lang po. Kaya nga, ang panawagan namin noon pa man, kung talagang gusto ni Pangulong Duterte na wakasan ang rebelyon sa ating bansa, ay bumalik sa usapang pangkapayapaan. Ganun ang panawagan ng mga obispo, no?